bigla. What is trending in the world of social media? Welcome to another episode of Vico Serie. So today po, merong bagong interview nag-surface from News 5 about si Mayor Bobby Eusebio. Interview siya at sinabi niya na kung ano yung lagay ng kanyang electoral protest laban kay Mayor Vico Sotto. At the same time, nagbigay siya ng maiksing mensahe para sa ating incoming mayor. So tingnan natin yung video, pagkatapos I will give my reaction. Let's go. Electoral protest, tuloy niyo pa rin yun? Oo, nakatuloy. Nakasalang na yun. Marami nga mga sinasabi sila sa mga social media na nililigaw ang mga tao. Pero yun nakasalang na. At inaantay na lang namin ang magiging desisyon ng COMELEC. No? At pagkakataon yun para makita natin talaga kung sino yung karapat dapat. Pero sir, may mensahe ba kayo sa bagong elected mayor? Millennial mayor natin? Good luck. Ilang masasabi ko. So, yun yung video guys dun sa interview ni Mayor Eusebio sa mga reporters. At sinabi niya, isa-isay natin na una nga, tuloy nga yung kaso. So, kinonfirm niya doon na tuloy nga yung kaso niya against Mayor Vico. May sinabi siya doon na ang dami daw sinasabi nung kampo ni Mayor Vico Sotto sa social media na nililigaw ang mga tao. Yun. So, hindi ko sure kung ano ibig sabihin niya doon, kung paano nililigaw o paano niluloko o paano nililinlang yung mga tao. Pero yun yung ibig sabihin niya. Siguro kasama na din ako doon. Kasama na din siguro ako doon sa sinasabi niyang nanliligaw ng mga tao. So, yun. Hindi ko sure ba't niya sasabihin yun. Hindi ko sure kung ano mga sinasabi namin na nagliligaw sa mga tao. Kami naman po dito sa Vico Serie, ang nire-report ko lang po as much as possible, yung mga nanggagaling lang mismo doon sa parehong side. Kung may sinabi si Mayor Eusebio, re-report ko lang. Kung may sinabi si Mayor Vico, re-report ko lang. So, bigay lang ako ng reaction. I think everyone is open naman to their opinion sa mga bagay-bagay. So, yun yung masasabi ko doon sa sinabi niya na yung social media, daming pinopost na nililigaw yung mga tao. As, pangalawa, sinabi niya, pagkatapos doon, sinabi niya, gusto din niya makita yung labas ng electoral protest para malaman daw kung sino yung karapat dapat. Yun. Ano kaya ibig sabihin niya nung sinabi niya kung sino yung karapat dapat? Parang sinasabi kasi niya na siya pa rin talaga daw yung gusto ng tao dahil daw sa ang dami nilang ginawa, dahil sa ang daming mga proyekto na simulan at natapos dun sa Pasig. Which is totoo naman, talaga namang maraming project. Pero syempre, ang point niya, kaya nga election, kaya ka nag-i-elect yung mga tao. Pag sinabing karapat-dapat, hindi naman ito pagalingan o kung ano man. Pag sinabing karapat-dapat, yung pinakamaraming boto, yun ang karapat-dapat. And sa resulta nga, ang layo naman nun lamang. So hindi talaga maintindihan kung ba't nga sasabihin na mas yung side niya, yung dapat karapat-dapat na mawapo kaysa kay Mayor Vico. So yun, so I guess makikita natin as mag-move along yung kaso niya, kung ano yung mga ibig sabihin niya dun sa mga sinasabi niya dito, na kung paano daw nililigaw ni Mayor, ng side ni Mayor Vico yung mga tao, at kung paano naging siya yung karapat-dapat na maging mayor ng Pasig pa rin. So yung huling part nung interview, tinanong siya kung meron siyang message kay Mayor Vico, nakangisi si Mayor Bobby saying good luck, na parang in a sarcastic form of way, na I don't know kung banta ba yun o kung nang-aasar ba yun o kung I don't think na sincero naman yun na good luck sa pagkasabi niya, kasi nakangisi pa habang sinasabi niya. Pero yun lang yung message niyang masasabi kay Mayor Vico Sotto na good luck. So it seems na talaga na hindi patanggap na ni Mayor Bobby yung nangyari, resulta ng eleksyon, and talagang ilalaban niya talaga to. Hindi natin alam kung ano yung mga kaya niyang gawin para makuha yung mga yung resulta na gusto niya, pero magbabantay po tayo. Alamin natin yung mga mangyayari every step of the way, para i-report ko po agad sa inyo kung meron ng bagong development dito sa electoral protest ni Mayor Bobby kay incoming Mayor Vico Sotto, na magiging mayor na natin in a few days after sa Sunday. Ayun, pag sa unang flag ceremony sa next Monday, siya na ang mayor ng Pasig. So it's been a great ride.
So, abangan po natin. So, we're just a few days away. Tingnan natin kung ano pa yung mga pwedeng mangyari dito. Yun po ang ating episode for today. Sana po you enjoyed it. Sana you got informed. And gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga viewers natin. Thank you for watching up to the end of this video. Shout out po sa lahat po ng mga nanonood sa atin all over sa the Philippines, sa Pasig, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa iba't ibang parte ng mundo, sa US, sa Canada, South America, sa Europe, sa Africa, sa Asia. Lahat ng Pinoy all over the world. Thank you for supporting Models of Manila TV. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe below. Thank you very much for your support. See you on my next video, guys.